Nakakaliro to mga kapamers. Kasi yan, nahawa na yan mga kapamers, oh. May puti-puti na siya. Nakakatakot. Ano ba dapat gawin naman? Tanggalin yung tubig o babayaan lang yung tubig dyan? Kasi sa kabilang kapamers yan, patay na po yung sa kanya. Hi mga ka-farmers, nandito pa tayo sa kabila. Of course, kanina, nandun tayo sa ating sinaupat ngayon. Nandito tayo sa ating tinrabaho. Sa ating tinrabaho, ka-farmers, dito sa ating sa kabila. Yung kapatid ng asawa ko. Sa tingin nyo mga ka-farmers, may ipagkita ko sa kanyo. Sa tingin nyo, ano ba klaseng sakit ng ganito? Yung una, yung dahon niya, may parang namamatay. Para siyang yung puti mga kapamers, yan, pagkita sa inyo. Yung puti yung palay niya. Kaysa, tingnan niyo mga kapamers. Yan mga kapamers, yan. Yan, parang ganyan mga kapamers, ha? Parang pumuputi yung dahon ng palay, tapos biglang mamamatay yung lahat mga kapamers. Yan, nakakatakot ng ganitong sakit ng kapamers. Baka sa tingin ng iba mga kapamers ay yung ganitong palay daw. Kasi yung palay nito mga kapamers ay binigay ng gobyerno. Ang variety nito mga kapamers is 216 yung variety niya. So mga kapamers, nakikita nyo, pumuputi yung talaga yung dahon. Halos lahat ng balay niya pumuputi yung dahon. Nakaka-alerto ito mga kapamers kasi nga baka wala na siyang maani. Baka mamatay na lahat. Yan, nakakatakot. Yan ang camera. Dahil nakakatakot ng ganito yung mamatay lang yung pinagpagura natin. Pinagpagura ng kapatid ng asawa natin. Asawa ko. Yan ang mga camera. Oh, sus. Buhay talaga. Nakakatakot. Pakita ko sa yung ibang pang halos lahat ng palay niya mga kapamers. Buti na lang yung iba wala. Pero baka mag nahawa lang lahat. Hindi pa pala hindi pa hinug yung iba eh. Yung sa atin okay naman yung sa atin. Ito yung sa atin eh. Ito yung sa kabila. Sa kapatid ng asawa ko. Yan mga kapamers. Yan. Yan na. Muntik nang maubos yung baka mamatay lang lahat yung pinagpagura niya mga kapamers. Makakahinayan naman. Ginastuhan pa naman to. Talagang ganito mga kapamers yan. Kapunta na sa pagkapatay yung palay niya. Hindi pala sa tingin nyo, tong robot mga kapamers, sa tingin nyo po, give me some idea mga kapamers sa mga lahat nananawagan ako mga kapamers. Mga kapamers, nananawagan po ako sa lahat po ng mga magsasaka dyan. Nanghingi po ako ng tulong at i-determine nyo po kung ano pong klaseng sakit to at ano po ang dapat na lunas sa ganitong sakit mga ka-farmers. Alam ko po na may mga noon, mga magsasakay kayo noon, yung mga relatives nyo, yung lolo nyo, yung mga kapatid nyo. Kaya mga ka-farmers, ang hingi ako ng tulong sa inyo kung ano yung dapat na gawin dito sa mga ganitong sakit ng palay. Pala naman, lahat ng mga nanonood dito ay ma-aware din. May some idea din sila na paano lunasan ang ganitong sakit mga kapamers.
Yan, yun sa akin din mga farmers. Nahawa na din mga farmers. Pakita ko sa inyo. Ito po yung sa atin mga farmers. Yan. Nakakaliro to mga farmers. Kasi yan. Nahawa na. Yan mga farmers. Oh. May puti-puti na siya. Nakakatakot. Ano ba dapat gawin na ba? Tanggalin yung tubig o ubayaan lang yung tubig dyan? Kasi sa kabilang covers yan, patay na po yung sa kanya. Patay na po yung palay niya mga farmers. Yan sa atin. Okay pa. Yan, takot tayo. Takot na mamatay na sa atin. Nakahinayang. Yun yung mga farmers, no? Sa kabila. Ito sa atin. Sa kabila. Patay na lahat. Yan. Patay na. Doon sa baba din. Patay na. Yan. Doon sa kabila pa. Papunta na. Kaya nakakalert to mga farmers. Ang ganitong sakit. Kaya mga farmers, naghihingi po ako ng tulong sa inyo kung ano ang dapat gawin sa ganitong sakit para naman maugat tayo. Kasi ilaw po mga farmers eh. Nakaka-dismaya naman pag namamatay lang. Hinog pa naman yung hinog na yung iba eh. Yan, ang daming damo. Mga ka-farmers, sobrang hirap talaga yung buhay. Magsasaka mga ka-farmers kasi nga pinagpaguran mo. Tapos dadapuan lang ng sakit yung palay mo. Yan. Yung sa atin din, no? Ano kaya ang nangyari dito? Bakit nagkaganito yung palay natin? Sana hindi siya mamamatay. Tanga talaga. Para makabawi tayo sa finances mga farmers at magkapag matanim tayo sa susunod. Maraming kangkong mga farmers. Yan. Ito. Maraming kangkong. Ito yung pumapatay sa palay din. Sobrang laki yung mga kangkong, so baka isa sa ito sa mga pumapatay sa dahon, baka kasi yun sa pati ng asawa na option lugmok na patay na talaga, wala na talagang maaanay dito sa kakahinayang ahay. Ito mga farmers, pag ganito yung palay mo, makita yung palay mo ganito, talagang hindi kami makakatulog mga farmers. Kasi nga, malaki ginastos namin itong mga farmers eh. Yung gastos namin, yung pagod pa. Tapos ganito lang yung mangyari sa palay natin. Talagang masakit sa dibdib mga farmers na matingnan yung palay mo na ganito. Sana hindi mahawa ito sa kabila. Natakot na ako mga farmers. Puti-puti na yung palay niya, yung dahon niya. Plano ko sanang tanggalin na yung tubig para madali lang siyang mahinog. Ano sa tingin yung farmers? Okay na ba itong tanggalin yung tubig?
Si Green pa yung iba eh. Sana mga commerce, bigyan nyo po kami ng some idea mga commerce. Tulungan nyo kami na mayroon kami ideas tungkol sa pagkapalay, tungkol sa pagsasaka. Kasi sobrang hirap nang wala tayong alam sa ibang mga sakit ng palay mga commerce. Tayo is kung ano lang yung nalalaman natin, yun lang yung ating kaalaman. Mas maganda yung mga commerce na may alam tayong marami para aware tayo at magbigay tayo ng idea pa sa ibang mga magsasaka na ganito paggawin para makaiwas sa sakit ng palay. So mga commerce, please please po comment po kayo sa baba mga commerce para mabasa po natin at magawan po natin ang video about sa mga sakit ng palay. Yan na, patay. Tingnan naman sa kabila yung na-video na natin. Yung na-upload na natin. Yan po yun. Sana mga ka-farmers ay tulungan nyo po kami mga magsasaka mga ka-farmers na malaman po ng ano yung mga dapat gawin sa pagsasaka, anong dapat maiwasan sa pagsasaka. Please po comment down below mga ka-farmers para naman malaman po natin at magawan po natin ng vlog mga ka-farmers para naman ma-aware din yung ibang mga magsasaka. Kaya marami sa yun mga ka-farmers, maraming salamat sa mga comment nyo na pagtulong sa ating mga magsasaka. Sana po pagpatnubayan po kayo ng Panginoon at keep safe always po kayo dyan mga farmers, na iwasan po natin yung sakit. Kaya maraming salamat mga farmers, see you sa next vlog. Bye po. Do you want to know?